halos 3 dekadang nagturo sa University of Pangasinan si Ma'am Leti. Kahit pwede na siyang magretiro sa edad na 60, itinuloy pa rin niya ang pagtuturo. Nagsulat ako sa president that they will give me a longer time to stay and teach because gusto ko pang makapagturo sa mga bata. Tapos mabuti, mabait naman yung principal, yung president, sabi niya, inaproban niya yung appeal ko. Tapos yung dean, nagbigay din ng load ko. Kasi siya ang nagbibigay ng load. Inaproban din niya. Kinailangan niya magretiro noong 2004 sa utos na rin ng bagong pamunuan ng universidad. Masakit ang loob. Kahit gusto mo, maalisin ka naman. Hindi, mag-alis. Alam ni Joel na pagtuturo ang buhay ng kanyang tiyahin. Ma-practice yung brain. Ang napansin ko nung nag-retire siya, parang bumagal yung buhay niya. So sabi ko, hindi dapat ganun. So sabi ko, dapat meron siyang programa na pagkagising niya, meron siyang isipin para, meron pala akong tuturuan ngayong araw. So, something na it would keep her going on. Yun naman talaga ang yun naman ang passion niya. So, dapat ibigay ko sa kanya kung meron akong may tulong na mapagtuturuan niya. Nakita ko po siya sa simbahan. Nung lumabas kami, in-approach ako ng pamangkin niyang engineer. Sabi niya, Miss Fajardo, sister, may vacancy ba kayo sa school ninyo, sa teaching? Sabi ko, bakit? Saka ayokong maging si auntie, sabi niya. Maging stagnant, gusto kong maging malakas siya. So, pinakilala sa akin. Hindi nagpabayad si Ma'am Leti noong tinanggap niya ang trabaho. Alam ko naman na ang school ay wala pa ang panay donations diyan. Eh kung yung sweldo ko doon, mayroon ba kayang maibigay? Parang nahiya naman akong magsabi na ganito ang sweldo ko doon sa Ayopang at saka Mary Help ay magkaiba. Mission school yan. Allowance na 2,000 piso kada buwan ang tinanggap ni Ma'am Leti. Si Madam Leti, hindi siya ng remuneration. Basta ang gusto niyang service. So, being isang napaka-religious sa niya, hindi talaga, parang out of charity, out of love of God, service ang niya na ginusto niya na magturo for free. Madam, kamusta na po kayo? Saludo ang mga bata sa galing ni Ma'am Leti sa pagtuturo. Thank you po sa lahat ng mga binigay niyo po sa amin na mga aral po. Hindi lang po basta sa lesson, sa pag-uugali po. Pagiging matyaga niyo po sa amin. Ang pinaka natatandaan ko po sa kanya is dapat po talaga mahal mo po yung ginagawa mo para po makapagturo ka po ng talagang maayos po. Dapat may puso. 8 taong nagturo ng math at science si Ma'am Leti sa Mary Help of Christians Boarding School. November 2017 nang magretiro siya pagkatapos ma-stroke. Malungkot sa maiwanan mo ng mga kaibigan mo, yung mga matagal mong kasama doon. Hindi naman ako hindi ko naman alam yan. She really loved teaching talaga. Yung bang hindi absent, kailangan andun siya on time. Na pupunta siya sa mga classroom talaga, at least 5 minutes before the class, andito na siya, papunta na siya sa classroom. Kaya ganun siya ka-dedicated teacher ba sa AMSA school. Ayan. Pero, ayan po,
Ito po yung ating grade 10. Dito siya dati nag-apo. Opo. Yan, tinuruan ko na pa dito. Tinuruan ko pa sila. Ano, abutin niyo po sila, tita? Oh, bago ako magpasalamat, alam niyo naman na magpasalamat sa mga prayers ninyo. Thank you for your prayers upang makatayo ulit ko katulad ngayon. Naging gabay din si Ma'am Leti sa mga mas nakababatang guro na nakatrabaho niya sa paaralang ito. Hindi lang siya teacher sa mga bata, kundi pati sa mga sa amin, sa mga co-teachers niya, na ang laking tulong niya sa amin. Sa yung lang presensya niya sa pagsama-sama sa amin, ipinagpapasalamat talaga namin yun. Okay, so what does it mean? Yes, Ms. Jacinta. Malaki rin ang naging impluensya ni Ma'am Leti sa baguhang guro na si Sir Philip. Noong unang taon ko na pagtuturo dito, okay naman po siyang kasama. Nagbibigay siya ng mga idea kung kulang yung idea na tuturo mo. At saka willing siya na bigyan ka ng mas magit pang idea para mas mapagaling mo pa yung pagtuturo mo para sa mga bata. Halos 5 dekadang guro si Ma'am Leti sa 4 na paaralan. Pero panghabang buhay, nababaunin ng mga estudyante niya ang mga aral na kanyang ibinahagi. Magandang sulat. Hindi raw limitado sa 4 na sulok ng silid-aralan ang trabaho ng isang guro. Walang edad o kalamidad ang pwedeng pumigil kay Ma'am alang-alang sa mga bata na gustong matutong.